So problem number 3 na po tayo. So the last problem po natin sa isang rectangular equation ng evolutes, no? So ayan, kunin natin. So kung totoo sin parametric equation niya. So ganun po yung sa parametric equation. That is dx all over d theta. So tawagin na lang d theta kasi hindi ko lamang yung symbol na yan. So ayan. So that is a negative sine. I think agree kayo dyan, di ba? Kasi ang derivative ng cosine, that is negative sine, no? So dito, magiging sine na, positive cosine lang naman dito. So that is dy. So that is dy all over d theta, that is b cosine of theta. Yan. So that is y prime is equivalent of b cosine of theta all over negative a sine. So yan, ang gawin na lang natin, kunin yung y prime. So madali lang kung makuha yung y prime ito. That is, ang y prime ito is cosine over sine. Identities yan ng what? Identities yan ng cotangent. Eh, sorry. T pala, sorry. So, run. That is the y prime. Yan na. Ang magiging double y prime na lang natin is magiging negative b all over a squared. Yan na yung double y prime. Multiply natin sa ang derivative ng cotangent. That is cosecant. Pero, naka-ano kasi ito? Naka-ano ba ito? Naka ang derivative kasi ng cotangent, that is cosecant t times y prime. Yan. May y prime pa lang dyan. So, double y prime, product rule lang. Yan. Magiging double y prime po natin, that is b all over a squared. B all over a pala. Hindi yung b over a squared. B all over a lang. So, ang cosecant ng 2t multiply by y prime. Ang y prime po natin, that is b all over a cotangent. Tama ba? Y prime, that is cotangent. So, ano ba yung ano ng cotangent? That is sine, di ba? Negative a sine identities nito. So, that is 1 all over sine. Ngayon, ang gawin na lang natin dito is si alam natin na 1 over sine, that is cosecant yan, no? So, that is double y prime is b all over a. Ano ba tawag dito? Cosecant times cosecant cube. Cosecant squared, that is cosecant cube. So, ito, magiging multiply niya dito, magiging a squared dito. Y prime ko dito. Saan ba yung y prime ko dito? Yan. So, yan. Ngayon na lang natin. So, nakuha natin yung second derivatives, no? So, ano na lang tayo sa x evolutes na, no? So, that is a, yung x, ano yung x natin doon? That is a cosine. A cosine, no? A cosine yan. Theta. So, minus sa, ano ba ito? Minus sa 1. Minus sa, ano ito? Pati ako napasurcut dito kanina. So, wait lang. Napapasurcut ako dito. 1 minus y pala to, y minus y. Ano yung y? Ang ano po, ano yung ano natin? Ang tawag dito? B of cotangent, no? So that is b. That is b. Double pa rin yung negative. That is b all over a cotangent. Yan. So 1 plus quantity all over a squared. So, kayo na yung sumunod sa formula natin. Alam niyo na yun, di ba? Kasi kayo, ano naman yun, di ba? Yung kino-quantity po natin yan, di ba? Kapag kino-quantity po natin yan, tingnan mo yung y prime. Ano ba yung y prime? Ito. Pag kino-quantity mo yan, maging b squared all over a squared cotangent squared na, di ba? So, ngayon, all over natin sa second derivative, which is yung negative b all over a squared cosecant of cube theta. So, doon matatanggal ito. So, yan. So, gawin natin doon tayo sa taas. So, medyo mahaba-haba ito. So, pasensyahan na lang. So, that is x. That a cosine of t minus a of sine cube. Multiply natin sa cosine theta all over sine. So, dito yan ang galingan sa ano natin. Yung cosine over sine,
Yung cosine over sine, dito po yun ang galing sa baba. Dito. Kasi ang cosecant kasi meron yung identities, which is 1 all over sine, di ba? Meron yung identities ng ano natin. So, ngayon, isisimplify po natin. That is what? That is cosine over sine. So, gawin na lang natin dito is, saan na ba tayo? Doon. Doon pala. X is equivalent of what? Ngayon, baka malito kayo. Ganito lang yan. Ito, tingnan nyo. Ano yung cosecant? Ano yung identities ng cosecant? Di ba 1 over sine cube? So, ito na yun. Na-reciprocal na. O, isipin mo na, na-multiply mo na dito. Ito na yun. Ngayon, ano yung identities ng cotangent? Cosine over sine, di ba? So, ngayon, dito na tayo sa 1. Dito na lang sa baba. So, 1 plus, ano na lang natin? So, cotangent. So, cotangent, that is cosine over cosine. Ano yun siya? B squared all over A squared. Ang cotangent, that is what? That is cosine squared. Dahil naka-cosine, naka-ano yan, naka-squared. Over sine squared. Yan. So, simplify na lang, that is x is equivalent of A cosine of theta minus A. Dito na pala, pwede na pala itong gawin. Yan, ano na lang natin. So, that is, mabawasan dito dahil dito. So, ano na matira? So, siyempre, matira lang, isa lang. Negative A sine lang. Bakit? Kasi sine cube all over sine squared. Then, gawin mo naman itong single fraction dito. Eh, meron pa pala dito. No? Meron pa pala dito. Hindi ko na ano. So, tanggal din ito. So, yan. Hindi ko napansin. Meron pa pala dyan. So, yan. So, ang mangyari dito is magiging A sine theta then cosine na lang, no? Kasi natanggal na yung isa. So, cosine na lang dito. So, dito, meron naman, dahil ginawa natin yung single fraction nito, that is, ganito yun lang. A squared sine of theta plus B squared cosine of theta. Yan. Ito na yung kadugtong nito. So, burayin natin ito. Masyado mahaba na. So, burayin natin ito kasi napakahaba. Malayo pa tayo. Hindi pa tayo nakagitna. So, okay lang kasi solid naman. Last problem nito. Solid yung stress ng mga estudyante nito. So, ito. Ang gawin natin dito is, that is x. So, dito na. Ito na tayo. That is a cosine. Dito. So, dito. Tingnan natin. Ano mas simplify natin dito? So, tingnan natin. A sine cosine A squared sine. So, pwede natin i-factor out, no? Pwede natin gawin. Kasi, tingnan mo. Yung sine, nasa naman yun? Sine squared. Meron ba sine squared dito? Meron dito. Kasi sine cube lang yan. Tinanggal mo sa isang sine, sine squared yan tira. Diba? So, ngayon, tingnan mo. Ang sine squared na to, saan na yun? Ang sine squared dito is, pwede yan maging, ano yan, maging, ano ba tawag dito yung identities nito? Ano, hindi ko mo ito, Pythagorean identities ata. So, that is 1 minus sine squared theta. So, yan. So, 1 minus sine squared theta minus cosine. E, multiply by cosine. Sine squared pala. Nakalimutan ko dito. So, wala na pala ito, no? Sorry. Kasi tingnan mo, ganito yan. Di ba, sine cube yan? Nung dinivide mo sa isang sine, ano yung tira? Sine squared. Ngayon, mayroon sine squared dito. Nung dinivide mo naman sa isang sine, wala na. Nawala na. Di ba? Pero kasi, ang A sine squared, ang cosine squared theta is equivalent yan ng 1 minus sine squared theta, which is a double, hindi ko nagkakamali kung hindi yung Pythagorean double angle identities ata yan. So yan, so ngayon meron na po tayong dito dahil wala, ang identities nito is ito po. So ngayon, ano natira? Ang natira lang ata dyan is magiging ano lang, magiging negative B squared all over A nito. So that is A squared. A na lang pala, sorry, kasi natanggal na yung isang A. So, that is A na lang. So, that is cosine. Merong itong isang natira ito. That is cosine. Cosine cube. Theta. Yan. So, simplify. So, that is X. Grabe kahaba nito eh. Kahaba. A cosine of theta cube. Factor out lang ha. Ginawa ko factor out. So, ito kasi equivalent of 1. So, wala na tayo dito. Equivalent kasi yan ng 1. So, ano lang natira? That is A. That is ang cosine cube. So, gawin na lang natin ganito. Para hindi na masyado humahaba. So, that is X is cosine. Factor out na lang yung cosine cube. That is A squared. No? So, parang ganun sa kanina. That is B squared all over A. So, from Y naman tayo sa Y. Malapit na.
Malapit na mabali yung mga estudyante dito. Y equivalent of B sine of theta minus A squared of B sine of cube theta. Multiply natin sa 1 plus formula ng evolutes, that is B squared, that is A squared. Kung sino man ang naka-invento ng evolutes, siguro pat nasisira na ng ulo. So, that is, yan. So, enjoy lang. Huwag magpa-stress. Talagang stress talaga ng evolutes. So, siguro pati-pati na masyadyante dito. So, ngayon, taste-taste lang, practice-practice. Masosolve mo yan. So, yan. Yan pa yung nagawa nating equation. So, ang gagawin na lang po natin dyan, titignan po natin, ano ba yung makakancel po natin dito. So, may all over pala dito, no? So, double y prime. Ito po, kadugtong niya po ito. So, all over natin sa double y prime, which is negative b all over a squared. That is cosecant cube theta. Doon po tayo sa isa. So, that is y is equivalent of what? Ano matira? That is b sine of theta dito po. Minus natin sa, ito tanggal na ito, pati ito dahil dito. So, dito, ano matira dito? That is, isang a na lang, no? Isang a squared. Isang, ang matira lang ata is isang a squared kasi reciprocal, that is a squared all over b. So kung datagal kayo, ang cosecant kasi is meron yung identity which is sine cube. So ito mare-reciprocal. So pag mare-reciprocal ito, yung a squared madi-divide mo dito. So dito magiging a sine cube theta and ano pa? That is negative b. So, buray natin ito. Masyadong mahaba na. So, copy na lang. I-post nyo lang. No? So, dito. Negative B. Negative B. Nasaan na ba tayo? Negative B. That is cosine of squared. Cosine of squared theta. So, baka nagtataka kayo na nawala na kasi yung ano natin dyan. Nawala na kasi yung dito. Kasi, dito na tayo. Nasimplify na natin ito. So, nasimplify na po na tayo. Nagapag-simplify na po tayo dito. No? So, okay na tayo dyan. So, try natin. Ano pa? So, sine squared. So, continue po tayo. So, that is what? That is, y is equivalent of b. No? B sine cube. B kasi sine squared times sine, that is B sine cube. Yan. Then dito, that is A squared. Then, sine cube na lang, no? Yan. So, okay na. So, dito, pwede natin i-factor out yung, ano ba, meron pa dito, no? A squared all over B, sorry. So, yun pa po yung factor. Kasi ito wala tayong problema sa cosine squared. Kasi ang cosine squared, identities na yan. May identities na po kasi yan. Ang identities na yan, uses yung 1, yung 1 minus cosine of squared theta, which is 1 pa rin ang value nito. So, that is 1. So, yung 1, mo multiply mo dito, walang magbabago dyan. So, that is y. Is equivalent of, factor out na lang natin yung sine cube, no? Kasi common. So, that is a b squared minus a squared all over b. So, that is sine cube theta. So, that is equation natin sa 2. So, yung equation natin sa 1, yung kanina, yung ginawa natin sa x. So, ngayon, magiging ano na lang natin ito. Magiging, ganun sa kanina. Alam niyo yung kanina yung ginawa natin sa problem number 2. Kung hindi na po napanood, panoorin niyo po. So, that is x. So, x minus y. Di ba? So, all over natin, equal natin dito. Sa pareho naman, common kasi yan. Common plus a squared all over b. Pareho yan, naka 2 over 3, katulad nung kanina sa problem number 2. So, ito yung sine over cube, dahil may 2 over 3 yan ang quantity, parang ganito yan. Nagyan mo lang ng 2 over 3. So, dito nagkaroon ng 2 over 3, din dito matatanggal. Then, magiging sine squared. Minus natin sa y. Ax pala. Ano yung x kanina? Yung naunang x. Ibang x po natin doon is sine squared theta, di ba? So, plus pala ito, hindi siya minus. Sine squared theta, yung sa x po. Then yung sa y naman, ito. Yung sa y naman, that, eh, ito ba yung sa y? So, check ko daw. So, sine squared, that's cosine. So, y pala, sorry. That is y plus x. So, yun sa x pala, that is cosine. No? Cosine
squared theta, yan. Yan yung sa, factor out lang ito. Then, dahil pareho lang naman yung, ano nito, yung mga coefficient nung equation, nung pati equation to, inisa na lang natin. So, that is, ano yung y? Ang y po natin doon, that is, ex. So, that is ex. Ex 2 over 3, plus natin sa bx. Dito, yung bx. Kasi, yung b kasi, mumultiply mo dito, magiging b yan. So, that is bx. That is by, by pala, sorry. By 2 over 3 is equal siya dito sa a squared na ito plus b, b squared pala, sorry. So, equal siya sa b squared plus a squared, no? Yan, equal siya dyan. Dito, wala na kasi namumultiply mo na dito, na-distribute mo na. So, wala na yan. So, ngayon, ang ano nito, ito na po yung sagot. So, sir, bakit yan po yung sagot? Saan napunta ito? Kasi ito, wala na. Bakit? Kasi identities niyan is 1. So, multiply mo lang dito. So, wala na. Yan na yung sagot. So, the last problem po natin sa rectangular. Nakakaubos ng oras. Nakakapagod. So, parang nagsisi ako ng sinukutang pa to. So, okay lang naman kasi patapos na ako sa calculus. No? So, proceed na po ako sa second semester which is integral calculus. Meron pa akong last topic which is the hyperbolic. So, the last topic of the differential calculus.